What is up guys? This is JC and welcome back. So in this video, i-share ko sa inyo paano mag-add ng text behind an object using Snapseed. So unang-unang gagawin natin guys, i-open muna natin yung Snapseed na app dito sa Android phone. Kung wala pa kayo, install nyo lang siya sa Play Store and I put the link in the description na lang para mabilis. So direct na kayo dun sa Play Store. So yun, open muna natin yung app. So ito siya. Then, mag-i-import tayo ng photo na lalagyan natin ng text. So click nyo itong plus. Then, allow lang. So may nakaready na akong photo dito na lalagyan ko ng text. So ito siya. Select. Yan. So na-import ko na. Check nyo lang dito sa gilid. Then, ngayon lalagyan ko na siya ng text. So dito sa tools, click nyo lang, then scroll down, then click nyo tong text, yan. Tapos dyan, mayroon dyan mga font na pwede nyo piliin. Pero usually ito kasing ginagamit eh, pag naglalagay ng yun. Ito yung madalas, so ito yung gagamitin natin, yung bold lang. Double tap, tapos change nyo ng anong gusto nyo ilagay. So sa akin, adventure. Then, okay. So, yun na siya. Then, extend nyo lang. O, depende sa inyo naman yun eh. So, extend ko siya. Then, patong ko siya dito sa may mountain. And, yan. Okay na yan. So, click mo lang itong check. Or, depende sa inyo kung gusto nyo pa siyang yung opacity. Babawasan nyo. So, bawasan natin ng konti ng opacity. Ayan, okay na yan. Then, check. Tapos, dito sa upper left, itong may arrow na nakaganon. So, click nyo yun. Then, click nyo itong view edits. Ayan, so sa view edits, itong text, click nyo lang. Then, itong sa gitna. Ayan. So, nandito na yon. So, ito siya. So, ayan. Click nyo lang itong nasa left. Yung may parang circle. Tapos, parang half moon. Ayan. So, ayan. Nag-blue naman siya. May kita nyo naman eh. Nasa gilid. So, ayan. Click nyo lang siya para mag-red. So, ang technique dito guys, para mas mabilis nyo ma-hide yung text and ma-erase yung gusto nyong burahin doon na part, iso-zoom in natin siya ng pinaka-zoom talaga para mabilis. Ngayon, iso-zoom in na natin siya para ma-erase na natin yung letter na para magmukhang ano siya, nakatago. So, yun. Zoom in natin. Yan. Zoom in. So, start tayo dito sa left. Sa A. Yan. Tapos, down natin to yung arrow down para maging 0. Tapos, yun lang. Delete nyo lang. Tama ka. So yan, diba? Mukha na siyang nakatago. So, click nyo lang to para makita nyo. Click nyo lang itong parang may eye sa na icon. So yan. Diba? Mukha na siyang nakatago. Ngayon, sa kabila naman tayo. Sa D. Dali lang. Ganun lang kasimple. Make sure na i-erase nyo talaga siya yung letter na gusto nyo i-hide. So dito tayo sa kabila naman. Ayan, meron pa siya konti. Sa N, wala na. Sa Q, o dito sa akin. Sa ulo, banda. Pag sumobra kayo, pwede nyo i-100 ulit. Yung sa kabila. Para mabalik nyo siya. Ayan, kung sa tingin nyo sumobra kayo, balik down, ano lang ulit, balik nyo lang din ulit sa 0. Sa left side. Ayan. Ayan siya.
lang. Ay, erase nyo lang. Para malinis. Tapos, kabila naman. Magpasa ko. Yan, yung R. Pasulit. Yan ako sa E. Oh, so, ito yung last, yung E. So, ganun lang. Simple lang, guys. Technique lang talaga. Isuzoom mo siya ng todo. Para mas malinis yung pagka erase ng letter. So, ayan siya. Diba? So, ngayon pipindutin na natin yung I na icon. So, ayan. No, diba? Nakikita nyo, nakatago na yung letter. So, ganun lang kasimple, guys. So, yun lang, guys. Sana may natutunan ulit kayo and may apply nyo sa pag-edit nyo ng photos sa Snapseed. So, kung nakaabot ka dito, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. And kung gusto mo pang mapanood yung next tutorial video ko, turn on mo lang yung notification bell para pag nag-upload ako, mapapanood mo agad. So, yun lang. Kita-kits na lang ulit tayo sa next tutorial video. And that's all. Paalam!